ang mga Pinoy bilang mga survivors. Mapagera man, bagyo, anumang mga kalamidad, kaya natin itong lagpasan. At kadalasan, kapag may kamera nang nakatutok sa atin, tayo ay mapapangiti pa rin sa kabila ng tila wala ng katapusang mga pagsubok. Kagaya na lamang nitong picture na inyong makikita ngayon. Larawan ito ng lima nating mga OFW. Iisipin niyo bang sila'y dumaan sa halos limang taong pagkakabihag sa kamay ng mga pirata sa bansang Somalia? Sabay-sabay nating tunghayan kung paano nalagpasan ng ilan sa kanila ang gutom at pananakit habang ang kanilang mga mahal sa buhay ay lubos na nag-aalala kung sila ay buhay pa. Dito lamang yan, sa aming special tribute episode sa ating mga OFW. Ito ang aming episode na pinamagatang Impyerno sa Dagat, A True Story of Filipino Bravery and Perseverance. Magpinsan kayo, Elmer, Arnel. Magpinsan. Opo, ma'am. Paano? Yung tatay namin, magkapatid. Ah, magkapatid. Aba, talagang pinsan buo, ha? Opo. Magkababata ba kayo? Ilan taong ka? 35 po. 35, ikaw, 38, Elmer, ha? 38. Uy, medyo sabay kayong lumaki. Opo. Sabay. Ang inyong ano, bahay, magkalapit. Magkalapit lang sa din sa probinsya. Po. Taga saan nga kayo? Sa kayo lumaki, Quirino po. Madela Quirino po. Ah, Madela Quirino. Naku, napakalayong lugar nun. Ha? Kailan kayo unang nangarap na, ano ba, mangibang bansa o maging seaman? Ikaw muna. Sige, ikaw muna, Elmer. Kasi po, ang napag-isipan ko po na mag-ibang bansa kasi yung dati ako na farmers, pagkatapos na apat na beses po ako na walang naanay dahil sa nakuha ng bagyo, gano'n, saka tag-uyot, tag-tuyot, gano'n. Eh kaya yung binhi at saka abuno po na... Lugi! Lugi po, inutang namin. Inutang nyo, so gusto ano na lang, sinabi mo na may ibang bansa ka na lang para makabawi. Opo, nag-usapan namin yung asawa ko po. Pero sa una po, ayaw yung asawa ko kasi walang magbabantay sa dalawa na aming anak. Oo. Pero sabi ko, nag-usap kami, sabi, pumayag din. Kasi gusto namin na hindi huminto yung pag-aral ng aming dalawang anak po. Ikaw naman, Arnel. Yun po, yung binalak ko din po na mag-ibang bansa dahil sa kwan, yung nagbabalak din po sana ako noon na magpakasal sa girlfriend ko noon. Ay, kakasal ka na. Sana po. Sana. Eh, bakit naman seaman ang napili nyo? Para sa akin po, yung parang try ko din po sa ibang bansa, pero yung mga kailangan po nila, more on engineers, kaya yung sinabi nila na una po kasi siya nag-apply na mag-fishing. Mm-mm. Kaya tinanong ko kung saan yung agency niya. Oo. Kaya yun, binigay mo naman po yung number ng agency, tapos... Nag-apply ka? Nag-apply po ako. Nakapasa ka naman? Bali, one week lang po ako nag-apply, tapos lumipad na po kami. Lumipad na kayo? Ikaw din? Sabay kayo, sabay? Una po siya. Bali, una po siya ng mga ilang weeks po. Okay. Pero nakiusap yung asawa niya na pagsabay na lang po kami na papunting sa Singapore po. Oo. Pero pagdating na Singapore, sabay na kayong sumakay dito sa barkong ito? Opo. Ano pangalan ng barko? FB Naham 3 po. Ano? FB Naham 3. FB Naham 3. Opo. FB Naham 3. Opo. Anong nationality ng ano barko? Bali po yung flagship po namin is Oman, pero yung may-ari po is Taiwanese po. Ah, I see. Sabay kayong umalis, no? Doon sa barkong yon. Sino ang mga iniwan mo sa Pilipinas? Elmer? Yung dalawa kong anak po. Dalawang anak at misis? Hindi po. Dati yung misis ko po nasa Singapore. Di bali, nung pumunta kang Singapore, di para nagsama kayo ng misis mo doon. Nagkita kayo, ibig nagkita sabihin. Nagkita ko kami. Oh, ayun. Eh, ikaw naman. Binata kayo, magpapakasal ka pa lang, di ba? Opo. So, ang iniwan mo, magulang mo? Yung mother ko lang po. Ah, mother mo lang. And your girlfriend? Na gusto mong pakasalan sana, sana no? Po. Mga kapatid, meron pa ba? Bali po, nagkapamilya na po lahat yung mga kapatid mo. May kanya-kanya na pong mga pamilya. Ah, nagkanya-kanya na. Ngayon, may training ba yan? Pagiging seaman? Doon sa fishing po, wala po kaming walang binigay training. Na training po. Ah, fishing ito, hindi talaga fishing. Seaman, no? Hindi po.
Sa fishing vessel po. Fishing vessel kayo. At anong pangunahing tungkulin mo doon, Elmer, sa loob ng barko? Anong pangunahing tungkulin mo doon? Wala po kasi pag una pa lang kasi na sumampa sa barko, dapat matutunan mo muna yung trabaho sa barko. Pagkatapos ng isang taon, pangalawang taon ganon, doon na may ibibigay na para posisyon mo, ma'am. So, ibig mo ba sabihin, Elmer, dapat matutunan mo lahat ng klase ng trabaho sa loob ng barko? Opo, ma'am. Bago ka bibigyan ng talagang tungkulin mo sa barko? Opo, ma'am. Ano ba yung dapat na matutunan, Arnel, sa barko? Yung po sinasabi niya na matutunan, yung pa yung baga pag sa natutunan mo na lahat yun, bibigyan ka ng posisyon, tapos may dagdag po na sweldo doon. Oo nga. Pero hindi, ang tanong ko, ano ba yung dapat na matutunan ninyo doon sa loob ng barko bago kayo mabibigyan ng pwesto? Yung pagkatay po ng isda, yung pagmakina po, yung sa budigero, pagtitimon. Ano yung pagtitimon? Yung sa barko po, yung nagda-drive po ng pilot po nung sa barko. Dapat yung matutunan mo rin. Matutunan din po yun. Oh. Kasi may time na yung mga nagtitimon po dati matutunan. Maaalis po tapos kukuha po ng iba na magpapalit sa kanila. Sige, tinitrain na kayo para sa mga sa mga darating na panahon, tinitrain na kayo. Doon naman madali ba? Madali naman yung mga tinuturo sa inyo, natutunan ba ninyong agad? Opo, ma'am, matutunan. Madali naman. Yung mga binabanggit ni Elmer, ni Arnel. Opo, madali naman po. Natutunan naman ninyo agad. Ikwento nyo nga sa amin yung inyong biyahe. Mula Pilipinas, saan muna kayo pumunta? Ito yung March 2012, correct, no? Ha? Oh. Oh. March 2012. Kasi nung galing kami dito, March 2010 po nung sumampa kami sa barko, ma'am. Nung sumampa kayo sa barko, March 2010? Po. Okay. So, mula Manila, mula Pilipinas, saan kayo tumungo? Singapore? Mula po rito sa Manila, Singapore po. Singapore. Tapos sa Singapore? Mauritius po. Mauritius. Tapos ang Mauritius? Doon na po na, nagpalaut na po kami. Nagpalaut na kayo dyan. Ilan kayo lahat na crew sa barko na yun? Bali, 29 po. Ay, marami. Including na po yung captain doon. Oo, marami kayo, no? Ilang Pilipino? Nung unang taon po namin doon, mga 12 po kami. 12 Pilipino. Pilipino po. So, ang ibang mga nationality, Indonesia, tapos Chinese po, saka yung Taiwanese po. Yung unang taon po, bago kami mapirata. Oo, bago kayo mapirata. Maayos naman ang trabaho, maayos ang samahan. Nung unang taon na nakasakay kayo sa barko? Hindi po maiwasan yung may hidwaan kahit mga... Meron din. Lalo mat isang taon po yung biyahe doon, siyempre meron din yung na-stress ka tapos mainitin yung ulo. So kalimitan, ano ang pagtatalo? Sa barko, anong saan nagmumula ang sigalot, saan nagmumula? Sa pagtatrabaho po. Oo. Kasi yung iba naman kasi kapag nagtatrabaho kami, yung iba hindi nagtatrabaho. Pagsabihan mo siya, ikaw pa ang... Nakakainis nga naman yung gano'n. Nakakakita ka nung... Ikaw, nagpusumikap, inaayos mo, tapos makakita ka na hindi gumagawa, no? Nakakainis nga naman. Pagkatapos nun, isang taon kayo nagtatrabaho nun. Pangalawang taon ba nangyari yung ninyo? Opo. Kidnapping? Opo. So, taon 2012, nung nangyari yung kidnapping, yung... malagim na, anong tawag? Sea jacking. Ano ba sinabi ko? Sea jacking ang tawag doon. Paano? Sino gusto magkwento? Kwento mo nga. Nandun kayo pareho, anong ginagawa ninyo noong mga oras na yun? Bali po, katatapos lang po namin noon na mangisda po. Yung inaayos na po namin yung mga gamit. Tapos, nung sinabi po ng chief officer na maligo na kami at walang trabaho bukas, yun, nag-prepare na po kami. Tapos mga nandun na po kami sa cabin namin, nagkwekwentuhan na po kasama yung mga... Gabi ba? Madaling araw po. Madaling araw, mga anong oras yun? Mga about 1 na po yun. Okay. Habang nagkwekwentuhan po kami mga kasama ko kasi may narinig po kami na... Hindi namin, yung una po hindi po namin marinig na kung talagang
putok ba yun or sa makina po ng barko namin. Ah, oo. Oh. So may narinig kayong putok? Oh, pero hindi namin po akalain. Hindi nyo lang alam kung ano saan nanggaling. Opo. O tapos, so nakarinig kayo ng putok, siyempre aalamin nyo. Tama? Opo. Opo. O, sino? Lumabas ka. Lumabas ka ng cabin. Lumabas po ako ng cabin ko. Tapos pumunta po ko sa engineering po, sa engineer po. Tapos okay. Nagtanong po ako. Sabi niya, wala naman daw po problema. Okay. E tapos pagbalik ko po doon sa taas na nakasalubong ko po yung kusinero namin na Chinese. Uh-oh. Sabi niya, haitaw, haitaw. It means po yung pirata. Mm. Ako po, siyempre, sabi ko di wala. Hindi mo naintindihan? Naintindihan ko po. Ah, naintindihan mo? Okay. E sabi ko naman, wala namang barko doon sa, wala naman pong barko sa tabi. Sa tabi natin, sabi Oo. Ko. Sabi niya, meron. Tapos lumipat po ako sa kabilang side ng barko namin. Doon po yung nakita ko yung may po, nagpaputok po talaga ng baril. Ah, nagpaputok. Tapos na narinig na po namin lang, nagpanik na po lahat yung mga crew. Okay. Tapos sinubukan po yung captain namin na itakas yung barko namin pero Oo. Sinubukan na itakas yung barko. Ilayag po na hanggang Oo. Sa Paandarin ano? Nang mabilis po. Ano nangyari? Wala po nang hindi nangyari. Ilan bang tao yung umakyat ng barko niyo? Bali po, yung estimation po namin na kung bali, anim po sila na Anim lang? Anim po. Ang umakyat? Samantalang kayo, mga 20 siyang? Ano? Yun nga Tama po. Tama ba? Opo. Oh, what ganun? Elmer, ikaw? Paano? Kasi ma'am, wala ka naman kaming kwan? Armas? Armas. Sila ay kompleto sila ng armas. Mm-mm. Lahat sila Somalian, mga Somalian lahat? Opo ma'am. Ay, naku. Yung unang pasok nila, pagsugod nila doon, meron na bang nasaktan? Meron bang pinatay? Anong ginawa nila sa inyo? Nung nakakyat na po sila, hindi po namin ma-panmam kung talagang yung captain o namin o napatay o nabaril lang talaga sa accidentally. Ay, yung captain nyo? Nabaril yung captain? Opo. Namatay? Namatay po. Ah, siya lang pa yung... Siya lang po sa pagsugod po, siya po yung namatay. Ah, so anong utos sa inyo nung mga pirata? Bali po, sabi nila na nakapasok na po sila, pinapabuksan po lahat yung mga pintuan na... Tapos buksan yung pintuan, tapos yung ilaw po. Pinabuksan yung pintuan? Para makita po yung mga... Yung mga crew po. Ah, gusto nila na makita kayong lahat. Tapos, dinala po kami, yung kinolekta po lahat ng mga crew na dinala sa harap po. Oo. Sa pilot house. Oo. Pagkatapos nung pangyayaring yon, Elmer, anong mga sumunod na pinagawa sa inyo nitong mga, at paano kayo tinrato ng mga pirata? Sa akin po ma'am, talagang pinipilit nila ako na palabasin si kapitan, yung kapitan namin. Palabasin? Ano ibig sabihin mong palabasin? Kasi sabi po, mo namatay? Opo ma'am, pero hindi nila alam na pumunta kasi sa engine po. Sino? Nakakon pa yung kapitan namin, nakalakad pa papuntang babang engine. Ah. Hindi nila nakita yung kapitan namin. Oo. Pero may tama na? Mayroon na po. Oh, sige. Pagkatapos yung bumaba na sa engine, sinalubong yung dalawang gambo dyan. Itinago nila sa isang kwarto. Oo. Nung nandun na kami sa harap, hinahanap si kapitan kung nasaan. Walang umiimik sa amin. Pagkatapos walang umiimik, binabaril nila sa tabi namin. Mm. Takot naman, natakot na ako. Sinabi ko sa kasama ko na taga Isabela na puntahan na natin para huminto na yung pagbabaril sa atin dito sa kwan. Baka may matamaan pa. Yun. Sinabi ko na nandun sa baba yung kapitan namin. Mm. Pagkatapos pumunta kami sa yung kasama kong taga Isabela, pinuntahan namin. Sumunod yung pirata. Baba namin sa engine, nakita namin doon yung kapitan na hinugasan, inalis yung dugo, yung dalawang gambo dyan. Sabi yung pirata, iyak-yak yan. Sabi ko, patay na. Pagka sabi kong patay na, binaril na naman na doon sa tabi namin. Basta, ano yung binaril? Dito sa... Warning shot po. Warning shot lang. Sa pagbaba sige. Tapos?
Pagkatapos nung ipilit ko na patay na, sabi nila buhatin daw namin, naiyak-yat. Oo. Pinipilit ko naman na patay na. Eh pagkatapos nung kwan, sige akyat na kayo. Kasama namin yung dalawang Cambodian. Habang umakyat po kami, binabaril sa kwan, yung mga dingding ng kwan. Pero malapit lang sa amin po yung pagbaril. Oo. Pero nakayuko kami na umakyat sa taas. Yun po, pagkatapos namin umakyat sa taas, doon na po, pinayuko na naman kami. Oo. So, naiwan yung kapitan doon sa baba? Opo. Hindi nila naidala sa taas? Hindi na po. Hindi. Ilang linggo o ilang buwan bago nagkaroon ng negosasyon? Bali po, kwan, mga yung una po kasi pumunta ng negotiator doon ni nung nandun po kami sa Somalia ay mga 5 days bago pumunta yung talagang negotiator na magpapatawag. Pero almost more than 1 month po bago nagkaroon talaga ng tawagan sa imbahada. Pero nung una po kasi yung tinawagan yung company po, yung kumpanya po. Yung kumpanya ng barko? Barko po. Ay, yung kumpanya ng barko? Opo. Nalaman ba ninyo kung anong hinihingi nila? Sabi naman po lang yung pera po, pera. Pera ang hinihingi nila mula ransom. Sa kumpanya ng barko? Magkano daw ang hinihingi? Eh, dati po, yung hiningi po nila, 20 million po yung dati kasi inilista pa po nung negotiator nila nung una. $20 million? Opo. US? Opo. US dollars ang hinihingi nila? Hinihingi po. So, kayong mga trabahador ng barko, nalalaman nyo yan, sinasabi sa inyo yan. Ganun ba? Hindi po. Kasi ako po yung parang interpreter po ng crew, kaya... Ikaw ang interpreter sa Ingles? Opo. Ingles to? English to? Sa mga Chinese po na officer namin. Chinese? Oh, bakit nagcha-Chinese ka ba? Marunong ka ng konting Chinese? Opo. So ikaw nag-ano, yung kapitan yung namatay, ano bang... Taiwanese po. Taiwanese yun. So... bukod dun sa isang kapitan na yon, meron pa bang ibang nasaktan o ibang, alam mo na, may ginawa, anong mga ginagawa sa inyo habang nasa laot kayo? Nung, paano po? Paano pagkain? Pagkain po, nung nasa barko po kami, okay lang po naman kasi may supply po kami. Sa loob ng barko, may supply? May supply pa po kami. Okay. Nung nasa barko pa po kami. Okay. So, pinapayagan naman kayong kumain ng normal, ng maayos? Opo. Oo. Ang pagtulog ninyo, paano? Okay naman po. May naglalatag po kami tuwing gabi. Magkakatabi po lahat yung mga crew. Magkakatabi kayo lahat, hindi na pwedeng pumunta sa inyong mga cabin? Wala na po. Oo. Doon na lang kayo sa isang lugar na tutulog. Okay. Kayong pinapayagan naman kayong makipag-usap dyan sa kasamahan ninyo? Okay lang naman po. Libre naman kayo ng ganun? Okay ba na nagtetelepono kayo? Ay, wala po. Wala. So, kinuha ba lahat ng inyong ano? Lahat po ng mga mahalagang bagay po, kinuha po lahat. Tulad ng? Nung mga television po doon sa barko, cellphones, mga gamit na, kahit yung personal gamit po na, mga damit na nagustuhan nila, lahat po kinuha po. Kinuha. Pag sinabing kinuha, binaba ng barko? Eh, binaba po. Binaba nila, dinala nila sa looban ng, dinala kayo sa Somalia eh, di ba? Opo. Pero hindi kayo bumaba ng barko? Hindi po. Hindi pa po agad. Hindi pa agad. Mga ganong katagal kayong nasa... Pero naka-ano kayo? Ano tawag nito? Naka-dock yung naka barko? Naka-angkla po. Naka-angkla yung barko? Opo. Okay. Ganong katagal bago kayo pinababa? Ang bali, one year and a half po. One year and a half kayong nasa loob ng barko lang? Opo. Paano pagkain? Di naubusan na kayo doon? Bali po yung supply po namin sa barko, tumagal po ng isang taon yung sa amin na crew kasi kakakarga lang namin ng supply namin bago kami mauli. Oo. Nung nawala na ng supply, paano na? Yung kwan na po, yung sumali na po yung nagbibigay sa amin ng pagkain pero limitado na po. 2 beses na lang po kumikain ng isang araw. 2 beses ang pagkain ng isang araw na maayos naman? Pwede kang kumain hanggang gusto mo? Hindi po. Hindi? Limitado po. Tasado, limitado yung pagkain ninyo. So, nag-iba na. May sukat-sukat na po. Sukat-sukat na yung ano ninyo. Okay. Pero anong pinapagawa sa inyo sa loob ng barko?
sa loob na wala naman po, pag naglilinis lang po pag kuan yung time na siyempre nagmakalat po kasi mga pirata po. Yung pinaglilinis na lang po kami araw-araw ganun. Oo. Pero hindi po lahat, magbibigay po ng 5 or 6 na crew ta maglilinis. Oo, oo, oo. Pero paano nangyari na meron pa kayong ibang kasamahan na namatay? Bali po yung namatay po yung sa sakit. Ah, namatay? Sa sakit? Ilan? Yung una po na nangyari po sa barko namin, February 2013. Oo. 2013 sa pan po. Yung Chinese po namatay po sa sakit. Yung parang lumobo po yung mga kanyang lahat ng katawan niya. Naglobo po lahat. Namaga yung katawan niya? Oh, parang ganun nga po. Pero di ba pag namaga po yung parang makikita mo na nag-re-reddish po siya. Siya puti po na, maputi po siya, hindi po siya nagpalit ng kulay. Kaya lang lumobo po ng ganun. Dito sa Meliel? Hanggang dito. Lahat, almost lahat po. Siya nga ba? Parang tumaba po lahat. Oh, yung nung nagkasakit ba yun eh, pinatignan ba nila sa doktor? Bali po, nag-request po ako na hingin ipunta sa doktor o kaya kuhanan ng dugo. Oo. Kaya lang very late po sila nag very late po na dumating yung mga gamot. Naku. Nagpa na po yung parang humihingal-hingal na po sakalang po dumating yung mga gamot. So isa lang namatay? Isa lang yun? Dalawa pa po. Nasa sa gubat po yung isa. Nung nasa gubat na po kami. Ah? Dinala kayo sa gubat? Paano nangyari yun? Kasi po nung wala na pong krudo yung barko namin, yung first batch po, ako po yung unang batch, kasama ko yung mga Chinese, siyam na Chinese, dalawang Vietnamese, saka isang Cambodian, oo, isang Indonesian. Oo. Yung first batch, una po kaming dinala sa gubat po. Binaba kayo ng barko? Dinala kayo sa gubat, ibig sabihin... Pero naiwan po, yung may grupo po sila na... Ah, iba-ibang grupo kayo. Na grupo po, naiwan po sila. Oo, naiwan kayo sa barko. Opo. Kayo dinala sa gubat. Dinala po sa so, gubat. So ibig sabihin bundok. Opo. Umakyat kayo ng bundok. Hindi naman po actually na bundok. Kumbaga yung parang sabi natin, parang mido, parang ganun na lang oo, po. Oo. Bakit kayo dinala doon? Anong ginawa sa inyo? Yung sabi sa akin nung una, tatawag lang po. Bigla naman po na... Doon na kami pinatira ng mga pirata kasi doon yung time na yon yung nag-try yung isang Chinese na tumakas. Oh, pinatay? Hindi naman po. Nakatakas? Tumakas po pero nasawi po sa pagtakas kasi pag akyat niya po sa lupa, nagutom po siya. Nagtanong po siya sa isang babae. Hmm. Yung Chinese, nagtanong po yung Chinese sa isang babae. Ang hindi niya po alam, yung pinagtanungan niya, mother pala nung isang commander ng pirata na nanghuli sa amin. Kawawa naman. O so ano nangyari? Yun po, yung habang kumakain po daw po yung Chinese yun, kasi kwento din niya, dumating po yung mga sasakyan ng mga pirata. Oh. Kaya nahuli din po. Ah, hinuli lang siya, hindi naman siya sinaktan. Sinampal lang po daw po. Hindi naman po talagang totally na sinaktan. Gano'ng katagal kayo sa gubat? Bali po, yung August 2013 na po yun until nakauwi na po kami. Ba? Taon na yun. 3 taon kayo sa gubat. Anong kinain nyo doon? Anong parang buhay sa gubat? Mas mahirap na po kaysa sa barko nun. Kasi wala na pong tubig. Oh. Limitado po yung tubig namin doon. Oh. Tapos yung pagkain din. Oo. Oh. Ay, saan kayo nakatira? Sa ilalim po ng punong kahoy po na nilalagyan lang po ng bakod-bakod. Tapos may isang gate po na labasan. Aha. Ang damit? Paano kayo? Damit po. Yung damit mo sa umaga, oh. Tapos pag matutulog ka, tanggalin mo, tapos suot mo yung panggabi mo, tapos bukas palit mo na naman. Hanggang sa umulan po, saka lang po pwede maglaba. Ah, ganun? Ganun? Eh kayo naman, anong ginagawa nyo ngayon doon sa loob ng barko habang sila ay nasa gubat? Yun po, nag-ayos po kami sa loob ng barko o kaya pag minsan na puputol yung angkla namin, yun ang inaayos namin. Mm-hmm. Pero Elmer, lumubog yung barko nyo, di ba? Hindi po. Sumadsad po. Sumadsad lang? Opo. Sumadsad lang yung barko nyo dahil? Na wala na kaming pangkon po. Wala na pong angkla? Angkla. Wala nang angkla. Naputol po kasi nun. Sa lakas ng alon po, naputol, sumadsad na sa gilid. Ayun. Pero doon sa barko,
Siyempre, nawalan na rin kayo dyan ng mga supplies ninyo. Opo. Sa tagal ninyo. Kayo ba hindi dinala sa gubat? Ayun po. Pagkatapos ng nung sumadsad na yung barko namin, yun, dinala na kami sa gubat din. Mga tindis po ang nakalipas. Bago, nung nadinala po kami sa gubat, yung ko, after 10 days, sumunod din naman sila. Yun ang pagkasadsad yung barko namin. Oo. So, ibig sabihin, lahat na kayo, dinala na rin sa gubat. Opo. Ilan na kayong lahat sa gubat? 27 po. 27 na kayong lahat doon sa... Kasi, yung, bali 29 po kami. Oo, namatay yung dalawa na po yung namatay. Tsaka, oo nga. Naku, kaya naman pala talagang mahirap na, wala ng pagkain, wala ng lahat, ano? Okay. Sa gubat, anong ginagawa nyo? Wala. Na. Pag may, kung po, nagpapatrabaho din po sila, pero hindi naman po sa pilitan. Anong trabaho pinapagawa baga, nila? Yung baga sa akin, yung sinubukan ko po na mag-ayos ng mga bantayan nila, ganun. Naglinisong sa mga bantayan nila. Ano yung bantayan nila? Yung baga, yung guard post po nila tuwing paggabi po. Ah, sa bantay, oo. Ah, so pinagawa kayo ng mga iba't ibang mga trabaho doon? Ano lang po. Ikaw, Elmer, anong pinagawa sa'yo? Karoon din po, tulong-tulong po kami sa pag-aayos sa gwardiyahan nila po. Ah, doon lang kayo inano. Ngayon, totoo ba na umabot sa inyo yung naghahanap lang kayo ng kahit anong makakain ninyo para lang magkaroon ng laman ng tiyan nyo? Opo, meron po. Meron bang ganun? Ano naman ang napupulot ninyong ano? Yun po, yung gumagawa po kami ng bitag para sa magkuha ng kwan yung daga po. Ano? Yung pusa po. Daga? Pero yung daga po, hindi po naman totally daga na kwan, yung parang type po ng squirrel po, yung paylahi po ng squirrel na yun. Oo, ngayon? Niluluto po namin. Niluluto nyo? Opo. At saka pusa? Opo. Ibon din po. Ibon, pwede po, pero daga at saka pusa. Pwede na rin po yun, laman loob. Pwede na. Kaysa naman po yung... Sus Mario, Sam. Oh, hindi. Kaysa naman ano? Yung magsakit ka na walang laman na yung tiyan. Walang laman ng tiyan mo. Totoo nga naman. So, kayo-kayo na lang ang gumagawa ng paraan doon. Para lang kayo mabuhay sa loob ng gubat. Ay, nako. Kasi kulang po talaga yung binibigay na pagkain. Yung sa umaga po, yung arena lang po. Tapos sa hapunan po, yung kanin po na may beans. Dalawang beses lang po. Tipid pa po. Kaya yun, yung source po namin, yung one po, yung nagbibitag po kami. Pero dapat hindi makita ng mga pirata kasi bawal po sa kanila. Bawal sa kanila? Pag makita pa po. Harar daw. Ano? Harar. Harag? Harar po. Ano yung harar? Kumbaga sa, haram po. Ah, haram po yan. Yung sa Muslim po, yung bawal po yung... Ah, bawal na pagkain? Ah, oo nga. Pero... Hindi ba kayo na nagkaroon ng pagkakataon na tumakas? Yung ba pumasok sa isip ninyo? O hindi ba kayo nagkaroon ng panahon at pinaplano ninyo, ganitong gagawin ko, tatakas ako, walang ganyan? Elmer, mauna ka. Napag-isipan na namin. Napag-isipan nyo. Pero sa lawak ng Somalia po, kahit tatakas kami. Somalia pa rin. Oh, saan kami? lahat naman ng mga nagpapastol ng kambing, camel, kasamaan nila po. Sila din, ha? Sila din yun. Kaya parang imposible na makatakas kayo. Doon po sa place na pinagtaguan po na namin, almost mga relatives din po nila yung iba kasi. Sila-sila lang, ano? Sila-sila lang. Sila-sila lang. So, anong ginagawa ninyo para hindi kayo mawala ng pag-asa? Paano nyo dinadala yung ganong hirap? Dito sa gubat, ilang Pilipino pa kayo? Ilang pa kayo? Lima po. Lima pa rin. Buo pa rin kayo, buo no? Buo pa rin kayo. Nagkaroon ba ng ganong pangyayari nung nasa gubat kayo na kayong limang Pilipino? Lalong nagka-isa. Lalong naging malapit sa isa't isa, di ba? Yung mga Chinese, nagkaroon ba ng ganon? Nakita nyo ba yung ganun? Mga Indonesian, sila-sila, kayong Pilipino, nagkaroon ba ng pagkakataon na magkaganon? Sa aming lima po, talagang sabi ko, may buo po kaming lima. Kahit mayroon din pang time na hindi namin pagkakaunawan minsan. Pero very supportive po kami sa isa't isa. Nagkakaisa po talaga kaming lima. Pero yung iba po na
grupo ng mga kwan sa country, mga Chinese, meron daw yung naghiwa-hiwalay sila na kwan dahil sa matataas po yung masyado yung pride nila. Siya nga ba? Pero pag may problema naman po, kumbaga sa amin lahat about sa Somalia, oo. Lahat naman kami nag-iusap lahat. Nagkakaisa-isa naman nagkakaisa kayo. Po kami nagkakaisa-isa naman kayong lahat. Opa. Paano nyo pinapalakas ang loob nung kasamahan nyo? Paano? Umantong ba dun sa punto, Arnel, na talagang mawawala na ng pag-asa? Meron din meron po. Na rin ganun. Umaabot na kayo dun sa ganun. Dahilan sa... Nung last po na yung may... Tawag nun, yung... May kasunduan po nung huli na mga 2016 na yun na... Or sabi nila na if mga 10 days to 15 days... Tama, 10 days to 15 days, uwi na kami. Tapos 1 month na hindi pa kami nakawin. Noon na po, sabi namin, pag hindi pa tayo nakawin, itong delikado na lahat tayo, sabi namin sa isa't isa. Kung kailan malapit na, tsaka kayo parang kasi nauubusan ng pag-asa. Pangalawa po yun na yung kasunduan na na-receive ko. Na hindi natuloy. Opo. Yung una, anong taon yung una? 2015 po. 2015, nagkaroon na ng pagkakasundo. Kasunduan po. Nagkasunduan. Sino nagkaroon ng kasunduan? Yung mga pirata at? United Nations po. Ah, United Nations. Sa pangalawa? Sa Ngapalpaw. Yun po yung 2016 na, yun na po yung... United Nations din. United Nations din po. Yung natuloy na. Okay. Ano ha? Nung October 20, ano ang nangyari? October 2016, ano ang nangyari noon? Alam nyo ba ang nangyayari noon? Yung negotiations, yung usapan, yung alam nyo ba? Pinapaalam ba sa inyo? Ako po alam na alam. Ikaw na alam na alam mo, bakit? Bakit ikaw? Kasi po ako nga po yung namamagitan sa, kumbaga, sa Somalia po, sa mga pirata po. Ako po yung nakikiusap, tumatawag po kami sa United Nations na kaya kinakausap nila ako. Kinukumusta po yung mga crew kung okay ba sila, kumusta yung kondisyon. Ah, ako siguro po yung, ikaw ako yung nag-i-English ka kasi. Okay. O yun, nag-i-English ka ako kasi. Ako po yung nagre-report sa negotiator po sa kanon sa UN. Oo, so alam na alam mo. So pagka meron ganun, pagbalik mo doon sa kanila, kinikwento mo agad sa kanila, ganito nangyari, ganyan na nangyari. Apo. Ah, okay. Ngayon, nung huli na, nung nangang October 2016, medyo talagang, matatapos na. Talagang nagkaroon ng kasunduan. Opo. Na kayo lalabas. Nagbayad ba? Meron po. Ah, meron bayad. Magkano kayo inabot? Bali, $2 million po yung nakita ko dun sa kasunduan nila. Nakita mo, 2 million? Oh. Hindi ko po talaga, parang sinilip ko lang sinilip po. Kasi binawal po yun eh. Ah, bawal? Hindi mo bawal. Dapat nakikita? Wala pero, po dapat na. Pero so parang po, nasagi mo lang? Hindi po, talagang tumakbo sa isip ko kasi gusto kong tignan kung magkano talaga. Kasi yung una po, 1.2 na i-denied. Tapos tinignan ko po yun. Ah, so tinignan mo, tumaas na kaya? Papayag na kaya yung kaya? Mga ano? Oo. Pero nung nangyayari ito, yung mga pirata ba, nagkakaroon din ng kani-kanilang mga usapan doon? Na nakikita ba ninyo na nagkaka-meeting-meeting din sila? Ah, nakikita ninyo? Nakikita po namin. Pinag-uusapan nila kung ano yung, kung anong mga, saan sila papayag pagka nakipag-negotiate. Ganun po. Aha. Yung iba po, gusto nilang mapauwi na kami kahit konti lang yung pera nila. Pero yung iba po, gusto nila punong-puno yung bulsa nila. Kaya yun, matagal po yung negotiation na nangyayari. Kasi yung iba payag, yung iba hindi. Nahati-hati po. Oo. Saan ka? O so, tapos na, no? Paano nangyari yung ano, yung inyong paglabas ng Somalia? Bali po, nung bago po kami dalhin doon, wala po kaming kaalam-alam na talagang uwi na po kami. Wala po hindi, namin. Pero alam mo na mayroon ng agreement Mayroon na po agreement. Oo. Oh. Pero nung on that time na uwi na po. Yung araw, hindi mo alam na yung araw na yun na uwian na. Uwian na. Oo, oh, sige. Lahat po, wala po. Wala talaga. Wala po kami kamuha lahat. Wala sa kanila. Kahit sino sa inyo, walang alam. Wala po. Wala so po ano, kami. Ano ba ito? Ito ba ay umaga o gabi? Bali po, nag-umpisa po sa umaga, yung sinasabi nila na
sumali go home, crew go home, sabi nila yung mga pirata. Siyempre, hindi naman po kami naniwala kasi nangyari na nga po noon, lagi pong ilang sinasabi. Ilang beses na, oh. Tapos? Pero nung mga tanghali na po, nagbihisan na po yung mga pirata. Kami naman po mga crew doon, naglalaro pa rin ng bra. Parang deadma, dinededma po namin. Tapos talagang nagbibiyasan na, pinapansin namin, dumating po yung sasakyan ng isang commander. Mm-hmm. Nagbihisan na, go home, sabi nila. Oh. Nakikipagbihis na rin po kami. Tapos mamaya mga bandang alas dos or alas tres na ng hapon, dumating yung van. Oo. Van po yun. Yun, sabi na, talagang uwi na tayo. Oo. So sakay na kayo sa van lahat? Opo. Lahat kayo, sabay-sabay? Oo, sa isang van po. 26 po kami. Sa isang van? Opo. Naku po. Tapos may dalawa pang pirata sa harap ng van. Bali, dito lang po kami sa likod lahat. So ano kayo, siksikan? Para kay sardinas nun. Pero syempre, walang gustong mapaiwan, di ba? Lahat kayo, siksik kayo talaga. Saan kayo dinala? Doon po sa Galkayo po. Ano yun? Sa isang hotel po. Hotel. Ah, sa hotel. So, sa hotel na kayo, dinala ngayon, natulog ba kayo? Natira ba kayo muna sa hotel? Pinatulog muna kami doon. Ah, ganong katagal kayo muna sa hotel? Two nights po kami doon sa Galkayo, Somalia po. Mm-mm-mm. Tapos doon, mula doon? After that, nagaling na po kami sa Galkayo, inatid po kami sa airport. Doon na kami sinundo ni Sergeant Steed ng United Nations po. Oo. Diretso ba kayo sa Pilipinas? Hindi muna? Po. Saan pa? Sa Kenya po. Ah, sa Kenya muna? Sa Kenya po. Oh. Ano, binigyan ba kayo muna ng damit? Nagbihis ba kayo? Pinaligo ba kayo? Pinakain ba kayo? Ano munang ginawa? Pinakuan din po kami sa hotel din po sa Kenya. Kenya din? O yung una po, inawakan po kami ng United Nations, mga 2 days po, pagdating namin sa Kenya, United Nations po yung nag-alaga sa amin. Okay. Tapos after that, kinuha na po kami ng embahada natin. Ah, dun. Sa Kenya kayo kinuha. Opa. At ang embahada na natin, ang nag-uwi sa inyo dito. Opa. Tama? Okay. So, ikwento nyo nga yung una ninyong nasilayan ang inyong mga mahal sa buhay. Ikaw, Elmer, may dalawa kang anak. Paano? Nakita mo, malalaki na anak mo. Opo. Nung bumalik ka. Ilang taong ba sila nung umalis ka? Mag-graduate na yung panganay ko po sa... Sa? Ay, nung umuwi na ako po, third year college na. Nung umalis ako, mag-graduate pa lang ng grade 6. Grade 6 pa lang? Opo. Nung bumalik ka, college na siya? Opo. Oo. Nung saan kayo nagkita? Sa Maynila? Opo, sa airport. Sinundo ka nila? Opo. O nung nagkita kayo, kamusta yung ang feeling mo? Siyempre, umiyak ako po kasi hindi ko na nakuan yung isa, yung bunso ko, parang hindi ko na makilala iba kasi yung maliit pa lang yung nung kuan. Oh. Siya, yung bata, nakilala ka naman ng bata. Opo. Wala naman silang alinlangan na yumakap sa'yo. Yumakap sila agad sa akin. Talaga iba din, ano? Iba din kahit na matagal pala na nawalay, no? Ang magulang hindi nawawala sa isip ng bata. Mm-mm. Misis mo? Sumalubong din po kasi sinurpresa ako kasi sabi niya, nasa Singapore noon, sabi niya, hindi ako makauwi, yung dalawa lang na anak natin ang sasalubong sa'yo. Uh-huh. Pagdating namin sa airport, kasama. Aba! Di, ang saya-saya mo. Kompleto yung pamilya Kompleto mo. Pagdating masaya mo. Oo. Ngayon. Sino sumalubong sa'yo? Arnel, nandun ba yung girlfriend mo na iniwan mo? Wala po. Yung mga kapatid ko lang po. Wala? Tapos yung mga pamangkin ko yung sumalubong sa'yo. Nasaan na yung girlfriend na pakakasalan mo? Bali po, nag-asawa na po. hindi na siya nakaintay sa'yo. Nag-asawa na. Ikaw ba may asawa na rin ngayon? Meron na rin. Meron ka na rin. May anak ka na rin. Wala pa po. Wala pa rin. Kamusta naman kayong dalawa ngayon dito? Gusto pa ba ninyong sumakay ulit? Wala na po. Ayaw po, na? Wala na po. Ayaw mo na? Kahit gustuin ko ang po, ayaw na po ng mga kapatid ko. Siyempre nga naman. Ikaw naman, Elmer. Kahit naman ako po, kasi sinasabi ko sa anak ko, ayaw na yung mga anak ko na lalayo na ako sa kanila. Oo, no? Ang sweet naman, ano ha? Pero, ngayon na napapagnilay-nilayan na ninyo yung nangyari noon, di ba? Ibig sabihin, nababalikan na ninyo. Napag-aaralan ninyo, na-analyze ninyo. Meron ba tayong mga, at maraming iba-ibang mga lahi ang kasama ninyo, no? Meron ba kayong nakita sa ating mga Pinoy na katangian, no?
na yung kanyang tibay, yung tibay niya ng loob para manatiling buhay at para hindi mawala ng pag-asa. Meron bang ganun? Meron po. Meron talaga. Meron po. Iba talaga ang Pinoy, no? Yung iba. kahit saan mo yung pagkakaisa nandun pa rin po. Ay, pagkakaisa. Kahit anong mangyari. Malakas talaga. Yung unity talaga, fighting spirit. Oo, oo, oo. Anong ginagawa ba ninyo, Elmer, pag meron kayong kasamahan doon na medyo napanghihinaan ng loob? Medyo, alam mo na. Yun po, sabi namin, huwag kayong mawalan ng pag-asa, uwi rin tayo. Ah. Pero yung iba naman kasi na lahi po, parang nawawalan na ng pag-asa. Wala na daw silbi. Wala ba siyang silbi? Wala nang silbi. Ganon? Lalo na po yung mga Chinese po na kwan. Oo. Wala na daw sila. Na tayo, mamamatay na tayo rito, sabi niya. Aha. Samantalang kayo, baliktad. Makaka-uwi at makaka-uwi tayo. Yun po sinasabi namin. Oo. Nagkakataon ba na, nagkakaroon kayo ng prayer session? Nagdadasalan, ganyan. Meron din. Kanya-kanya pong dasal sa kanya-kanyang dasal. Kasi po yung mga sumali po, pag nakita na nagdadasal yung mga Kristiyano, kaya mga Buddhism, may pinagbabawal. Mayroon po nga po kami noon na rosary na gamit. Oo. Kinuha po nung pirata sa akin. Kaya lang sinabi ko sa kanya, sabi niya, sisirain daw. Sabi ko naman, tatamaan ka ng kidlat. Sige, subukan mo. Natakot din po. hindi na winasak yung rosaryo mo. Ay, napakaganda. Hanggang sa pag-uwi ko po nandun, dala-dala ko. Dala-dala mo. Naku, itago mo yon at napakalaking sa'yo yon, ha? Ay, naku, Arnel. Maraming salamat sa inyo. At syempre, isa kami sa nagpapasalamat na talagang nalampasan ninyo ang sukdulan hirap at panganib nang kayo ay kidnapin sa Somalia. Maraming salamat. Thank you so much. Thank you, Arnel. Director Pablo, kailan yung unang nabalitaan yan tungkol sa yung seajacking, no, na kinasangkutan nga nitong lima nating mga kababayan? Yes, late 2013, nabigay sa atin yung information na mayroon nga pong limang Filipino nakasama dun sa fishing vessel na Naham 3. So that was the time na na-receive namin yung information. Oo. And then ano ang mga hakbang na ginawa ninyo in your organization, no? I understand ang NGO ninyo, ang inyo talagang mission is yung mga maritime mishaps, maritime violence and whatever na nangyayari sa mga oceans, no, mga vessels and things like this. Oh yeah, yung ginawa po ng organization is first of all, gusto namin silang mahanap, no? Yung families, I mean. Inuna niyo yung families? Yes, okay. Kasi we already had the information na yung lima nandun nga sa barko. Pero yung pamilya, kailangan namin mabigyan ng assistance. Mm-mm. So in terms of maalalayan namin sila psychologically, dahil alam naman namin kung gaano kahirap at gaano ka-traumatic yung incident yung nangyari sa mga seafarers natin o mga mangingisda natin abroad. Gaano katagal bago naman niyo bago kayo nagkaroon ng ng contact sa mismo just sa mga mga seafarers. Kababayan natin. Yes, nung malaman natin yung kanilang istorya, yung kanilang yung insidente, actually sila yung pagkatapos namin mahanap yung kanilang mga families dito, actually nagkaroon ng pagkakataon na sila mismo sa Somalia nagkaroon ng pagkakataon tumawag sa amin. Kasi nung makontak na namin yung families nila, yung families nila ay nagbigay din ng information sa kanila sa Somalia na may isang grupo nga na tumutulong, NGO, which is ang ISWAN, tumutulong sa kanila. Okay. So that was the things that we have. Pero bakit nung una hindi nagtagumpay, nagkaroon na ng negotiations, di ba? Are you privy to how that went, Director? Alam niyo ba kung paano nangyari yung negotiations na yun? Basically, dahil kahit naman ang UN ang naka-in-charge to, meron silang designated negotiator to negotiate with that.
nasasabi naman sa amin kung bakit hindi nag-materialize yung unang negotiation. It's because ayaw pumayag, of course, nung sa presyo. Mga pirata. Yes, sa presyo. Sa ransom na hinihingi nila. Na hinihingi nila. Yun lang, ganun lang yun. Yes, basically kasi it's that's the business model of Somalian pirates. They really want to get money. Of course, meron din silang mga, sabi nila, may mga expenses din sila for doing for, that. For, ano naman ang kaibahan nung huling negotiation? Kaya sila napalaya, di ba? Well, as against the first. Sa tagal na ng negosasyon nangyayari, nakita namin doon yung angulo na pumayag na rin sapagkat nagkasundo na sa... Sa presyo. Yun na nga. We go down to... It's all about business. Yes, it's just all about business, no? Ano namang klaseng mga briefings at saka examinations ang inyong sinagawa para sa dito sa mga surviving ano natin countrymen, ito mga kababayan natin? Yes, nung dumating sila dito sa Pilipinas, nung sila yung napakawalan na, nag-andak tayo ng stress debriefing sa limang Filipino seafarers natin. And pagkatapos nun, nasundan yun ang mga aftercare calls sa kanila sa pamagitan ng pagtawag regularly sa kanila, sa pamilya nila at saka sa kanila. So minomonitor natin yung kanilang psychological health, yung mental health nila. Okay, kamusta naman, Director? Yun yung isang nakakagulat na bagamat nakakatuwa at nakakagulat sapagkat yung lima ay very resilient doon sa nangyari bagamat halos limang taon silang nandoon at with the traumatic experience na naranasan nila, they're very good now actually. They back to their normal life. Malik na sila. At namumuhay sila ng normal sa ngayon kasama ang pamilya nila. So, parang you are so impressed, ha? By the way they recovered, no? Yes. From the trauma, no? Yung kanilang naranasan. Tama ba? Yes. Yung impression ko sa iyo, eh. Kasi, parang kang anong-ano yes, sa kanila. Kasi may mga Tita Mel, may mga pagkakataon na may mga seaman tayo na nakakaranas ng pagkapirata, 8 buwan lang, pero ang trauma, hanggang ngayon, may trauma sila. So nakakaranas sila ng, hindi pa sila gumagaling. So 8 buwan, ikukumpara mo sa 4 at 8 buwan. Halos limang taon. Pero iba yung recovery nila. So nakatulong dun yung community nila, yung family, of course. Of course, God, ang Panginoon, hindi natin yan, yung pananampalataya nila. Oo. And then, yung kanilang pagiging, yung pagbubuklog-buklog nila, Tita Mel. Oo nga, naikwento nga sa akin. Nakakatulong yun. Na-release nila. Lalo pa silang nag-unify during their hardship. Opo. Ano naman ang maipapayo ng isang NGO no, sa mga taong o mga kababayan natin na nangangarap na makapag, sabi nila na maging seaman o magtrabaho sa maritime industry. Yeah. Since that is your milieu, di ba? Yeah. Tita Mel, alam nyo, isang napakalaking karangalan para sa mga kababayan natin. Marami tayong mga seafarers, marami tayong mga marino. At siguro may papayo natin ay dumaan sila sa tamang proseso. Mm-hmm. No? May mga pagkakataon kasi na may mga illegal recruiters na nagkalat dyan. At minsan iniinganyo sila para lang magkaroon ng pananalapi. So itong lima nating kababayan na nakaranas ng ganito ay isang magandang halimbawa na siguro kung tayo idadaan sa tamang proseso na sila ay ma-employ at maisakay. At kung sila naman ay mga marino na nakakaranas na o makakaranas man o dadaan sa ganong klaseng pagsubok ng buhay, siguro magandang magkaroon sila ng kaalaman kung anong magiging ugali nila o ugaliin nila habang sila ay, kung sakaling sila man ay mabihag. Mm-hmm. O may mga tamang trainings po doon. Training po doon. Opo. So, pinapayo mo na they should, no? Bago should. Sila lumayag, pag-aralan muna nila pati yan. Kasi you never know nga naman, no? Opo. Huwag naman sana, pero maganda na yung... Alam mo kung ano iyong gagawin. At nakakatuwa, Tita Mel, kasi yung atin naman pong mga kumpanya, na yung mga employers natin, they really provide trainings naman sa mga seafarers natin. At yun nga lang, maganda bukod sa technical, maganda siguro yung behavioral training, yung kung anong magiging ugali mo, ano ang magiging reaction mo kapag dumating ka sa ganong klaseng pagsubok. Kasi makakatulong din po yun, Tita Mel, para
maging secure ka naman during the captivity kung sakali man. Director Pablo, salamat. Maraming salamat. Thank you so po, much for coming over to Magpakailangan. Salamat.